Okay, ang pasangkap ay since 1953. Ito pong napanagawa na ito, siya po si Felipe De Leon. Siya pa yung founder ng pasangkap. 1953 pa yan. Okay? Si Felipe De Leon ay taga Lucia, Papaya, Lucia. Isa siyang conductor, composer, scholar. Okay? Marami siyang award na nakuha nang siya'y nagmusiko. Republic Cultural Heritage Award, Doctor of Humanities from UP, Rizal Pro Patria Award, Presidential Award of Merit. Siguro, hindi ko alam po sino presidente nun. Patnubay ng Kalinangan Award, among others. In 1927, saka siya pumasok ng UP. Okay? Marami siyang pinagdaanan, maraming bugot sa kanyang buhay, hanggang sa naging tumbong player siya. Tumututok siya sa, yun ang pinakahanap buhay niya ng araw. Tumututok sa mga bar, sa mga fiesta, mga circus, yan, tumbong. Nag-work din yata siya dati, okay? Tapos, assistant conductor siya sa Nevesia High School Orchestra. Isipin nyo, 1953, meron palang high school orchestra sa Nevesia. So, halos kasama yan niya, hindi, mas mahalap pa yung Manila Symphony Orchestra. Manila Symphony Orchestra, kauna-una ang orchestra dito sa Asia, buong Asia. Okay? Tapos ito siguro, malamang, ang pasambap, baka ito ang kauna-unahang organisasyon ng mga banda sa Asia. Wala namang iba eh. Pilipinas lang may banda ng araw. Wala yung Singapore, wala yung Taiwan, walang Thailand, walang Indonesia. Pilipinas lang. Gumaya lang sila sa atin actually. Okay? So, nag-composition siya, napunta siya ng UP, nakapunta siya sa New York, no? Juilliard School. Diyan siya nakapag-aral ng mabuti ng pag-compose kay Vittorio Giannini. Okay. So, Italian yung kanyang naging teacher sa US. Yeah. Yan yung founder ng ating ano. At ang mga liitha niya, Mariam Makiling Overture, nahahanapin ko yan, makapili natin i-transcribe sa tanda. Okay. Loka and Cantata, symphonic, mga symphony works to, no? Maynila Overture, baka maganda rin yan. Orchester Stook, yeah, 1981. Tapos meron siya mga choral music, kaya pang Lady Gaboy Pilipino upang tinubuan, Ama Namin, at saka mga kanta Bulaklak, Halitaktak, Mutya ng Lahi. Siguro magaling yung Mutya ng Lahi, nagutan niya. Okay, sa banda naman, Bagong Pagsina, yan ay yung 1972. Bagong Pagsina, yan ay sa Regine ni Marcos. Tayo'y magtalim ang kalumata, tingting na pininang bayan. Fantasy for trombone and band. Bakit kaya trombone? Kasi trombone is kaya. Mayuming theme and variation. So yan po ang naglikha ng pasampak. Okay? Yung pasampak officer sa 1953, yan ang mga honorary president, Aquino, president, siya president, si Felipe De Leon. Aquino kayo, Carino. Carino siguro yan. Oo, Loreano, G. Carino. Okay. Thank you for the connection. Hilarion Rubio, Vice President. Taka saan to? Ako? Ako. Maestro Victor Leonardo, Vice President. Alfredo Benaventura, naka-assume akin. Nasa ito ngayon, buhay pa yan. Very active pa. Si Tim Benaventura. Mamaya alak natin yung mga importanteng naganap kay Dr. Dean Benaventura. Daramidan, Treasurer, Yanga, Auditor Pahato, si Pahato kasali na doon, Advisor. 1953 po yan. Okay. 1959, first President, nagkuha siya ng Filipino Band Masters Association. Hindi natin alam kung kwento niya, parang siya nagkuha ng gawang. Parang medyo sangay ng pasambak, pero nakahiwalay sa pasambak. Meron siya sariling officers, Maestro Feliciano Benaventura Guevara, Dr. Bernardo de Guevara, Maestro Victor Leonardo, Igmedio Reyes, Captain Alejandro Roman, kasama si Professor Lucio San Pedro, Namamono, at saka si Mariano Sabat Jr., de Garcia. Okay, ang committee na to, siya yung nagbuo para mag-implement ng mga objectives nila, brotherhood daw, country, saan ng mga banda, at saka ng mga musicians, saka raising of standards of band playing and musicianship. Yan. So, halos pareho lang din naman ang kakay niya sa pasambak.
In the 1953 to 60s, kalugtan na kalusina ng National Band Contest na ginaganap sa Rizal Coliseo. Ang mga supporter niya ay Manila Lions Club, Music Promotion Foundation of the Philippines. Kailan yung 60s pa yun, di ba? Music Promotion Foundation of the Philippines. So meron pala nun. Hindi ko lang alam kung ngayon meron pa niya. Tapos, dyan sila nag-print kasi nga meron maraming problema ang mga banda. Hindi malaman kung paano pumosisyon sa syudad. So, ayan, nag-print sila ng Ang Gabay. So, ito parang guidelines ito para sa mga musiko at sa mga musicians. Lalo na pagpasok sa mga negosyo, no? Halimbawa, yung ng gig, mga gano'n, may tugtugan, paano pumosisyon. Kalimitan kasi, hanggang sa ngayon, nangyayari pa rin na nauhonse ang mga musicians. Diba? Kasi gusto lang siya makatugtog ng agad eh. Pero, isa, di na iniintindi yung mga kagkataan, pero medyo, medyo may atraso, may nareklamo. Okay, so, nagkaroon ng Ang Gabay. Hindi ko na masaliksik yung Ang Gabay dahil sa merong pangyayaring nawala yung mga dokumento lang ng pasangkap. 1978 to 1981, nagkaroon ng balikbanda. Okay, dyan na pumasok yung mga Marcos. Sila ang nag-support through local government ng mga aktibidades ng mga banda sa Pilipinas. At saka, ang pinakang name na kumpanya na kinuha nila o pinakiusapan na support ng mga banda ay ang San Miguel Corporation. So siya yun. Kaya nagkaroon tayo ng mga competition ng mga banda, yung balik banda. Almost every year yan meron from 1978 to 1981. Hindi masyado matagal pero malaking bagay sa ating mga musiko. 1980, Pasambak. Nareactivate ang Pasambak. So yung Philippine Bandmasters Association na pinamumunuan ni Rubio at saka yung Pasambak na kay De Leon ay nagsama na. Official na nagsama na. So nangyari pala, nagkaroon pala, no? Nagkaroon ng Philippine Bandmasters Association. Tapos kaya, 1980 nagsama. Kasi may unifying factor yan. Alam natin kung sino yung unifying factor. Okay? Naging presidente ulit ay si Felipe de Leon. Vice, VP Corporation, si Dean Benaventura, nabuhay pa hanggang ngayon. VP for Research, Bataclan. VP for Promotion, Tolentino. Alianya ang Secretary, Assistant Secretary, si Dupa. Pala, Treasurer, Professor Eliseo Lamot, Treasurer, San Pedro, Auditor. Colonel Benaventura, Advisor. Professor Rubio, Advisor. Also, kung pag-aaral yung mabuti mga officers noong panahon na yan, 1980, saan sila galing? Karamihan ay military. Okay? Bakit? Kasi hawak ng gobyerno ang military. Diba? Nagkaroon tayo na martial law, which is military rule. So, mas madali na i-utilize ang military ng araw. Kaya yan ang ginamit ng Pasambak na mabuo siya at mas mabilis ang mobilization, mas mabilis din sa tupad yung mga project ng Pasambak. Okay, so full support siya ng gobyerno at that time. 1982, nagkaroon ulit ang election. Tolentino naman ang hindi presidente. Torres, D.P. for conducting, Grajera. Composition, ito ba yung tagamon ng Grajera? Okay, Danke, Research. Alfredo Villanueva for Promotion, Secretary Secretary Evangelista, Roberto Evangelista, Assistant Secretary Donato Velasco, Treasurer, Leopoldo Lopez, Auditor, Vicente Machias, TRO. Mapapansin ulit natin, marami pa rin silang military kasama. Meron na silang bago ngayon, Board of Directors. Okay? Sino yun? Casimiro Benaventura, Augusto Cristi, why pa ba yan? Ayun. Wala na. Quirino Enriquez, Skrik ba yan? Fetchard? Wala na rin. Alejandro Isip, Camilo Lapus, Baita, Tumbo. Tama pa ka, Tumbo. No? Okay. Tudela, Melchor, Villanueva. Okay. So, dumadami yung mga tao na naging involved at nagkakaroon ng posisyon sa Pasambak. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin yung bakit nagkakaganon? Ibig sabihin, lumalaki ang mga proyekto, lumalaganap ang Pasambak. Okay. 1982, Pasambak Administration ushered in a remarkable stride. Ito na. Ito na yung talagang
Maraming maraming mga projects na nakasampap ito. Nakaroon na siya ng provincial chapters, workshops, seminars, clinics in land contacting, band management, leadership, and human relations were conducted. Also, ibig sabihin, dumami na yung mga programa, dumaming events, 1982. So, yung kasagsagan na suporta ng ating gobyerno sa arts and music. Okay? So, makatuwid, nagkaroon ng Philippine Youth Symphonic Band. Ito ay sa pamamahala ng Pasambab. Pero project ito ng government natin. As part of the development project, 180 youth representatives from different Pasambab chapters were sent to the first and second intensive music camp, National Arts sa Makiling. Hanggang ngayon, nangyayari po yan every year. Ngayon, yung panahon na yan, kami yung mga unutilized ng Pasambab na parang makatuloy na sa networking ICCP. So under CCP natin yung mga musiko na Philippine Philharmonic Orchestra, kami yung pinadala kung saan-saan para mag-audition. Mga manunugtog ng Philippine Philharmonic Orchestra saan sa probinsya para mag-audition ng mga bata. Hanggang sa... So, very national talaga siya. Ang delegation na to, yung 118 niya, as far as Mindanao may delegate, hindi lang isa. Okay? Parang bawat town sa nag-audition, parang something like 20 participants from Mindanao, tapos parang 20 din sa Visayas, meron sa North, ang Ilocos, yan, Rizia, Mahami. So it's all around Philippines, Bicol may representative. So, naisatupad na ng Pasambab, yung talagang pakay ng Pasambab na maging nation siya, nationwide ng kanyang mga projects. Okay? Ito po yung mga unang teachers ng Philippine Symphonic Band. First Summer Intensive Music Camp. Ito po si Vincent Gomez, Cebu. Okay? Maestro yan. Ipalang po yung instrumento niya. Edgardo Palungaw. Ang kilala niya ba? Ed Palungaw. Nagisiya. Doktora Lucrecia Casilag. Siya yung pinaka-head nun ng admin ng music camp niya. Dr. Feliciano, siya yung pinaka-music director. Okay? Si Senior Longpilio, bass player, tuba, bariton, sabi, naging dalupas ng bombardinisto. Yan, mga araw. Okay? Lomi San Jose, trombone, PPO, nasa ABS-CP yan yun. Raven Maigue, naging chairman ng Wings and Percussion sa UP, trumpet player. Fred Mendoza, kilala niyo ba ito? Fred Mendoza, hindi siya musiko, pero music lover siya, musician lover, music lover, no? Nagsuporta yan ng mabuti sa musicians sa pagbuo ng concert at the park. Kung nadidinig niyo ngayon concert at the park, napapansin niyo, kalimitan tumutugtog mga banda. Noong araw, hindi. Orkestra ang tumutugtog sa concert at the park. Kasama kami, kita po kung doon, original kami. Every Sunday orchestra tumutugtog noon. Siya rin ang tumulong sa pagbuo ng programa ng music camp. The first music camp in Asia. Okay? First music camp in Asia, 1982. Ang nagdala ng idea noon si Dr. Feliciano galing sa States. Sabi niya, bakit kita yung music camp? Sabi ng mga Marcos, oh nga, mag-music camp tayo. Kasi si I.D. Marcos, musician siya, diba? So, yun. Ito po ako, kung hindi nyo nakikilala, ganyan po ako nung araw. Tapos, si Robert Abadines, clarinet, saxophone, Camilo Feliciano. Ito yung kapatid ni Dr. Feliciano. Camilo Feliciano, yan. Mga taga-Moro yan. Pero, mas active siya kasi ibang bayan kasi sa Moro. Noong panahon na yun. Benito San Jose, French horn. Okay, isa siya sa nagtuturo. Hanggang ngayon, mga nagtuturo pa rin sa music camp, ito ako, si Dennis Alisa. Right. So, yan ang bumuo ng isang malaking project ng Pasambab para sa mga kabataang musiko. Yung Philippine Band Festival 1982 was held in Rizal Park by no less than 14 bands in different chapters. So, nangyari pala na yun, ano? Na nagkaroon ng Band Festival 1982 sa Rizal Park. Tapos, March 1984, limang
pasang up kami bands na perform sa Culture Center sa Philippines. Tingin ko, yung kalabihan ng banda na nag-perform dito, eh siya rin yung demand na pinili niya para doon sa concert, sa Culture Center sa Philippines. Tapos dito, Senior Kung Arts Theater, nag-perform din. Nagkaroon ng competition, ng pasambak. Pasambak competition, national band competition, ang nag-participate ko, 36 bands. Dami, no? Hindi ko lang alam kung ilang araw din naman yan. Parang, ha? Banda 8 champion. Banda 8 na champion. Cardona, ang first place yun, ano? Ilang araw din na nap yan? Hindi ko alam. Tatlong araw. Para matapos yung 36 bands. Okay. 1993, mini-band contest. Yun yung tinatawag na Bulalika. Yung kasi nyo, alam pa ito, Bulalika. Okay, ano ibig sabihin ng Bulalika? Bulacan, Laguna, Rizal, and Cavite. So, yun yung competition. Mini-band contest. So, ang contest niya nyo, palipat-lipat siya lang. Palipat-lipat. Misan na sa Laguna, misan na sa Rizal, misan na sa Cavite. Okay. Sino ang champion dyan? Sino ang champion? Rizal. Rizal. Si Jose Rizal. Okay, pero taga Rizal ang champion dito. Ayun. Pasamba, also hosted 4th Southeast ASEAN Band Directors Convention in Manila. Selection. Okay. Ito, hindi ko alam kung tama itong pangyayari na to. Pero dito nang galing, dito nagsimula ang pag-develop ng mga banda sa ibang Asian countries. Dito na hikaya ng ibang mga band leaders ng iba-ibang countries kung anong gagawin sa programa para mag-develop. Na hanggang ngayon, nag-develop sila. Medyo mataas na yung antas nila. Kung tutusin, mas mataas na nga minsan kesa sa atin. Pero dito lang sila natutunan. Okay? Yeah. So, 1985 naman, nagkaroon ng growth of association, election ng president and the history. Itong election na to, nakakatuwa eh. 600 delegates representing 240 bands all over the country ang nag-attend ng assembly na yan. Ilan tayo ngayon? Konti na lang, abuti na natin. Okay. Although maraming gusto sana pumunta ngayon, kaya lang, syempre, may mga kanya-kanya na dahilan. Hindi naman sila katulad natin na paggusto natin ang pipakaan. Sila, maraming dahilan. Kaya hindi naman dahilan. Okay. Officers noon, 1985 to 1986. Pedro Tolentino again, President. Ronnie Motores. Fulgencio Granera, Vice President for Composition. Nakaroon na sila ng kanya-kanyang hinahawakan as Vice President. Meron sa contact, composition, meron sa research, meron sa promotion, tapos secretary si Evangelista, maunahan is assistant secretary, Velasco Treasurer, Cayetano Auditor, at meron pa rin Board of Directors. Palagay ko ito, requirements ito, yung Board of Directors ng SEC. Kaya naglagay rin sila, no? Nathani Cuenco, Feliciano, Isig, Cristi, Benaventura, Kama, Pakaplang, Jose Nogoy Jr. Yan. Sila yung 1985-1986 na mga officers. Balikbanda. Nawala ang balikbanda na 1982 to 1984. So, kapag ang balikbanda, nawala rin kagad. Tapos nililaunch siya. Nililaunch siya after 1984. Okay? So, nagkaroon ulit ng balikbanda. Kasi, yun ang hirap ng sponsorship, no? Lalo ng private. Minsan meron, minsan wala, minsan meron, minsan wala. So, ganyan ang nangyari sa San Miguel. Minsan sinabi na wala kaming budget para dyan. Tapos makakalok, oh, meron na naman. Tapos pipilitin ng mga Marcos, sige, magbigay na kayo, bahala na. Okay. Tapos, ang nangyari, sometime 1980s, siguro mga 1986 to, nasunog ang headquarters ng Pasambak. Ang headquarters ng Pasambak nun, nasa isang bahay, sa Taytay, bahay nila ng Lagueva. Nasunog yun, nasunog lahat ng dokumento ng Pasambak. Okay, from then on, palagay ko mga 1986 yun, nawala na rin talutotag yung Pasambak at that time. Kasi nawala na rin yung mga Marcos, yung nagsisupport sa music at that time, wala na. Okay, so bumaba ang level ng anti-musicianship pagdating sa larangan ng
kultura at saka ng business dito sa Pilipinas kasi nawala yung ito nagsusupport. At alam naman natin yung mga pumalit doon sa mga markets hindi naman talaga mayroon sa music, hindi sa mayroon sa culture. Ang gusto lang nila is agriculture. Okay? Nadagdagan ng agriculture. Okay. So, but then, hindi naman tumitigil ang mga musicians, ano? Pagdating ng 2012, nagsimula ang Pasangka muli. Okay, paano ito nagsimula? Nag-form siya ng Interim Body, tapos nag-hold ng elections, at ito ang naging resulta ng election. Okay? After four meetings from March 2, 2012, hanggang May 11, so ilan yung 3 months, in the span of 3 months, nakapag-election siya, ito lumabas sa mga officers. Okay? Ang nag-isip talaga na buhayin ulit ang Pasambag ay si Dr. Feliciano. Sabi niya, habang nandiyan si Meleon sa NCCA, kasi ang malakas na nagsusupport sa arts at saka music at that time, hanggang ngayon is NCCA. Okay? And Meleon being head of NCCA, a musician, so mas malaki ang chance na masuportan ulit ang mga musicians. So kailangan na buo ulit ang Pasambag. With Feliciano as advisor. Ayan. Alfredo Benaventura as president. Okay? So yung original, isa sa mga original officers ng Pasambag, eto, nabuhay. Naging active. Very, very, very historical ito. Siya pa rin, isang original involved na naman sa Pasambag. Ako yung vice president, si Ariel Constantino, secretary, Ronnie, Francisco, treasurer, Arnel Feliciano, artistic director, Rolfo Campo, PRO, assistant PRO, si Romeo Javier. Okay. So, dyan ang from 2012 na yan. At, meron din, mas maraming na ngayon ang involved. Nagkaroon na ng mga provincial representatives, parang officers sa mga provinces, at saka international envoys. Ang ano lang naman international, ang participation international envoys. Sa kanila natin nalalaman, ano na ba ang estado ng music dyan sa inyo, kamusta ang mga ganon. O naiwan na tayo, sabi nga lang. O may mga problem kesa dito, papadala namin. O may mga nag-donate dito ng pera, papadala namin. Okay, yun yung main function ng international envoys. No? Parang pinili lang sila at in-inform lang namin po kayo. Pinili sila ng officer. Ganon din dito sa provincia. Meron mga nag-agree, may nag-back out. Finally, ito yung ako. Okay? Like San Memesiano, Kanapan, tsaka si Ronoso, Generoso Saba, Pampanga, Isip, Lumano, Bataan, Casimiro, Bulacan, De Vera, Del Rosario, Salisal, Ron Campo, Romy Javier, Cavite, Villegas, Constantino, Saloto, Batangas, Magno, Patrick Pecho, Paolo. Okay? Tapos sa military bands noon, si De Vera. So kung mapapansin ninyo, yung ibang officers ng Pasambag, yung main officers, meron din sila rin yung ibang representative. Okay? Ang provincial. Ito po yung mga activities since 2012. Random na po ito. Mga workshop, umikot ang officers ng Pasambag para gawin dito. Ito sa Sabu to eh. Sabat Band yan eh, Obesia. Ito sa Imus. Okay. Sa Tukuma. Ay, hindi. Sa Pinamonan. Pinamonan. Dr. Feliciano nagbubuhay pa sa Tokomas. Ito sa Tagum ito, recently lang ito. Davao. Tapos from 2013, yung officers ay naging si Amel Feliciano, ako yung Vice President, Aliel ang Secretary ng Nago, Alvin Dominguez, napadagdag si Alvin. Nawala si Dr. Sidin Benaventura. Okay, si Amel Feliciano naging President. Maraming mga pangyayari kung bakit po naging ganyan na hindi naman natin masisasahin nyo. May 19, 2017, nag-relinquish ng position yung presidente si Angel Feliciano. So, parang nag-resign siya.
Tapos 2018, Alvin Dominguez ang designer as auditor. Busy daw sila, sabi na. Okay? So ako'y naging president, Rolf ang naging vice president. Nag-move up lahat ng steps. Treasurer pa rin si Ronnie Francisco, PR pa rin si Johnson. Mapapansin nyo, wala na si healthcare kasi namatay na siya. Okay, that time. Tuloy natin, ito pa, one of the big projects ng Pasambap, yung Serenata Pilipinas. Serenata Pilipinas 1, this happened May 18, 2018 sa concert at the park. Okay? May audio to it.